Morning guys. Bali to, nag-aasing bulo kami na danan. Yan. Nandun. Bali, mamaya, explain ko kung paano namin nakuha yung minimum na required ng step at saka bali to, riser niya. Ang minimum kasi ng ano riser niya bali 15 to 20. So bali tapos yung step niya bali 25 to 30. Pero tong design ko na to bali ang nakuha ko diyan, ang na-compute ko diyan dun sa desired na height at saka yung running meter niya rito is bali to yung riser niya is 19 tapos yung steps niya ay 28 yan guys. So bali yan equal number yan. Kasi pagka hindi nag-equal number yan, ibig sabihin may mali. Hindi magtatama yung design mo na 19 at saka 28. So, bali nakadepende kasi ito eh. Dito sa base length niya, tapos sa height. Yan. Kaya yung design ko na ano, matagal na. Medyo nagbago kasi itong ano ko mid landing ko bali ano lang ang height niya 60 ngayon may nagbago doon, medyo musog dito kaya yung dati kong design na 11 steps hindi na magtama kaya ang ginawa ko nag-add ako rito ng mga 20 yung mid landing ko so bali naging from floor level hanggang sa finish level nito yung mid landing ko naging ano na 80 na yan guys kaya nakuha ko pa rin yung dati kong design na 19 yung riser tapos yung steps niya, itong makikita yung magugod niya, is 28. Yeah. So, yung last landing niya, mid landing, ang pinatakan is oro. Doon, pumatak ng oro. Kaya, ito, saka yung bottom beam ng ano ko, bari 2 meters pa rin hanggang sa nagdagdag ako ng ano ng panibagong steps dito na ano tinaas ko yung landing ko so sa bagong height nito hanggang sa bottom ng beam ko is 2 meters sorry so safe pa rin siya nasa minimum height pa rin bali kasi ito papuntang teres lang. Ayan. So bali din dito sa step ko dito sa ano, unang step. Nagbago rin gawa nung naitaas ko to. Tumaas ng 20. Dati to 4 steps lang. Ngayon naging 5 na. Gawa nung may pagbabago tong height nung mid landing ko. Ayan guys, hindi basta-basta kasi mag-compute nung ano. Madaling mag-compute kung wala ka naman sa minimum saka hanggang sa maximum pangit o masakit sa tuhod o hindi maganda kapakan yung hagdanan ito kasi talagang maski edad si 70 hindi sasakit ang tuhod niya
itong riser niya na 19. Tapos itong steps niya is 28. Yan. Kaya maski edad 80, pagdating sa taas, hindi niya namamalayan. Hindi niya mamalayan yung sakit ng tuhod. Kaya napaka-smooth na gamitin itong ganitong mga dimension ng hagdanan. Basta minimum ng riser 15 to 20. Tapos dito sa hagdanan, sa may step niya, is 25 to 30. Yan. Pero hanggat maaari, kunin natin yung 28. Kung 25, pwede na rin yung 25 kung talagang wala nang i-adjust yung landing natin o yung height ng natin. Kung talagang wala na, no choice talaga na kunin natin yung minimum na 25. Yan guys. Kaya binago namin uli. Ngayon, okay na. Nakuha rin namin yung exact minimum lang tayo sa riser, saka step, at saka yung equal number ng step at saka riser. Yan guys. Bali, maglalagay na kami ng pattern dyan. Pagkalagay ng pattern, then saka kami gagawa ng forma. O kaya ay babatakan pa namin ng tansi. Yan. Para paglatag mamaya ng forma, dali na lang. Ito guys, yan. Ito na yan. So, yan muna guys. Mag-update na lang ako yung paggawa namin ng hagdan. Ito, yung pattern pa lang. Pag sakol na, ito, i-update ko sa inyo kung paano namin gagawin yung hagdanan na talagang yung guys, bali nakapaglagay lang kami ng forma. Yan. Bali, ang susunod dyan, lalagyan namin ng plywood. Tapos sidings niya, tapos yung bakal niya, yung mga dowels ko doon. Yan. Tapos doon, susunod yung pinaka stirrup doon sa steps niya. And then susunod yung yung sidings niya magkabilaan. Yan guys, yan, step by step yung paggawa namin ng hagdanan. Yan, yan. Bali kasi ito yung midland din kong bali 60 cm. Yan. Tapos dito meron din akong steps dito, mga 5. Yan, yan. So yan, update na lang ko kayo mga susunod na step by step ng paggawa ng hagdanan. Yan guys. Ito, susunod yan, maglalagay na kami ng tukod dito sa ilalim bago maglagay ng plywood. Saka yung susunod na bakal, lalatag namin yan, maglagay ng plywood. Yan.